bago tayo mag-umpisa mga chong, pakilike muna na tong video dahil malaking tulong na iyan sa ating munting channel. Well, pinatawad na nga ni Coach Yenggao itong si Terrence Romeo matapos ang naging verbal altercation ng dalawa noong Game 3 semifinal match kung saan nanalo ang San Miguel Beermen. Well, ayon pa sa latest report, bago pa magsimula ang Game 4 kagabi ay nilapitan at kinausap ni Terrence Romeo si Coach Yeng upang humingi ng paumanhin sa nangyari kung saan malugod naman itong tinanggap ng vocal coach ng Rain or Shine Elasto Painters. Well, sa pambalita, punta naman tayo sa big man na Converge Fiberxers na si Shawnee Winston na nasa trading block ngayon, at dahil nga dyan mga chong ay na-involve na naman ang Magnolia na isa sa mga kupunan na gustong makuha ang serbisyo ng nasabing big man. Well, ayon pa sa mga insiders, okay lang naman itong si Shawnee Winston at makakatulong ito sa Magnolia kung sakasakali kunin talaga ito ng kupunan. Pero ang problema at tanong ay kung paglalaroin o bigyan ng sapat na minuto ni Magnolia head coach Chito Victolero. Ang uli sa ating balita mga chong, patungkol naman sa kupunan ni Coach Alden Ayon na Converge Fiberxers na nakastaypot sa kanilang plano na kunin ang 6'8 center na Pampanga Giant Lanterns na si Justin Baltasar. Well, ayon pa sa mga insiders, wala naman nag-iba sa plano ng Converge dahil ang gusto pa rin itong mangyari ay kunin itong si Justin Baltasar sa susunod na PBA rookie draft kapag tuluyan itong sumali sa rookie draft ng PBA. So good luck na lamang sa plano ng Converge Fiberxers. Well mga chong, hanggang dito na lang ang ating balitang PBA, at syempre huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pag-suporta. So this is Channel B once again. I'm out.